Hi mga kapods! Balak mo bang kumuha ng student permit? Alamin ang mga requirements mula sa isang certified driving instructor na dapat mong ihanda bago ka magkaroon nito. Sir Roy, ano po ba ang mga requirements sa pagkuha ng student permit? Yung requirements po ng pagkuha ng student permit, actually, first and foremost, for Filipinos, dapat 16 years old po sila in order for them to get to apply for a student permit. For foreigners, dapat 18 years old. Okay, yun ang requirement, age requirement ng pagkuha ng student permit. Another requirement is the birth certificate. Ipag-photocopy po nila, yung photocopy yung sinasubmit sa LTO. Then, after that one, a valid ID. Valid ID, any government ID that is valid, pwede na po yun. For those students naman, kasi 16 years old na hindi pa wala pang government ID, yung school ID nila, as long as it is valid, tanggap po ng LTO. For married woman, a requirement, not the birth certificate, but the marriage certificate. Papotocopy po nila yung marriage certificate, yun po ang ibigay nila sa LTO. Okay, sa panguli po, kumuha po kayo ng medical certificate sa accredited medical clinic po. Tapos po, main requirement is dapat meron silang 15 hours theoretical driving course or tinatawag na TDC. Merong face-to-face at saka online. So for those naman wala pang time to have a face-to-face encounter with the driving instructor, pwede silang kumuha sa online theoretical driving course. There are driving school tulad ng sa amin in Western Visayas. We're offering that every day. We are catering for those na gustong makakuha ng TDC, mostly 3 days yan, 5 hours a day. Yun yung sa lecture na ginagawa namin, that's face-to-face. For online, meron po tayong OTDC na pwede nating apply yan online also. Paano naman po ang process ng pagkuha ng student permit? For the process of getting a student permit, you have to register yourself sa LTMS online portal, yung Land Transportation Management System ng LTO. Kasi lahat ng process, doon na pinaprocess lahat bago kayo pumunta ng LTO. So, after registering yourself sa LTMS, all you have to do is upload the theoretical driving course certificate, upload your birth certificate, then pay the amount that you should be paying sa LTO, then get your appointment date. Punta po kayo ng LTO during your appointment date and time. Then, tapos na po yung process ng pagkuha ng student permit. Sir, pag punta namin sa LTO, makukuha na po ba namin ng student permit? Yes, sir. Makukuha na po yung student permit pag pumunta na kayo ng LTO. Basta kompleto na yung requirement. Kuha mo na agad yung student permit. Hanggang kailan naman po valid ang isang student permit? Yung student permit is actually valid for 1 year. So the next year, yung ikalawang taon, yung student permit is already invalid. So pag valid, pwede ka pong mag-drive as long as meron kang kasamang licensed driver. So sa next year, yung student permit mo is actually invalid na. Pero pwede pa natin gamitin yung student permit to apply for the non-professional driver's license. So sa third year, yung student permit actually is not already valid. You have, if you want to go, if you cannot renew the student permit, then you have to go to the process again